Sige po, makakaupo na po kayo. Welcome to Christ the Rock Covenant Church International. Tayo po ay nasa huling buwan ng 2023 month of January at nasa huling linggo ng month of January. Praise the Lord, napakabilis ng panahon. Matatapos na ang month of January. Pero sino po dito naramdaman mo na sa unang buwan pa lang, hindi pa nga po tapos. Nasa last Sunday pa lang po tayo, January 29. Pero alam mo, napakarami ng ginawa ng Panginoon sa mga buhay natin, pamilya natin, at ministry natin. Amen! Praise the Lord! At ang month of January po para sa atin, dito po sa CRCC, because we are practicing the first fruits. Because year 2023 is the year of intimate walk with God. Ulitin ko po yon. This year for us, this is the direction of God to us. This is the year 2023, an intimate walk with God. At ang atin pong pananampalataya, ang atin pong desire, sa taong ito, lalakad tayo ng mas malapit na relasyon sa ating Diyos, mas mararanasan natin ang Panginoon sa mga buhay natin. Can I have your amen? At ang ibig sabihin nun, this year 2023, we will walk in the fulfillment of God's purpose in our lives. Amen. This 2023, we will walk in our calling. We will walk in the power of God. We will walk in miracles, signs, and wonders this year 2023. Because our God is the miracle worker. He is the God of the supernatural. Sino po ang naniniwala? Pwede bang sumigaw ng malakas na amen? Alam niyo po, napakainam na dito po sa CRCC, we are practicing a lot of positive practices. We verbalize our faiths. Amen. Amen. We verbalize our faith. We visualize our faith. We activate our faiths. Hindi lamang po natin sinasabi na may pananampalataya tayo. It's not enough to say that you have faiths. Subalit kinakailangan po ang pananampalataya natin ay pinamumuhay natin, because faith without action is a dead faith. Amen. Kaya dapat ang pananampalataya natin lumalabas sa ating mga bibig, because from the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen. And we also activate our faith. Ipinamumuhay po natin ito. Nilalakaran natin ang pananampalataya na itatanim sa atin because of the Word of God, because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. And this year, we also believe that we will walk in the covenant of blessings. Ulitin ko po yon. This year 2023, we will walk in the covenant of blessings. Amen! Amen! Sino po dito nais niya na makaranas ng mga pagpapala mula sa Panginoon, higit sa mga pagpapalang naranasan niya sa mga nakalipas na taon? O sino dito ang nais niya, kapag pinagsama-sama ang mga pagpapala ng mga nakalipas na taon, ay hihigitan pa ng taong ito ang mga pagpapala na ibibigay sa kanya, ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon? Pwede po bang magsabi ng malakas na amen ng mga nananampalataya? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord! Alam niyo, naniniwala tayo because our God is the blesser. That's His nature. Amen! Na ang tao, hindi pa bago pa man likhain ang tao, wala pang ginagawa ang tao, wala pang nagagawa si Adam, si Eve, ay nandun na ang mga pagpapala ng Panginoon. Our God is the blesser. He is the generous God. Amen. That is why this year 2023,
the direction of God is for us to have an intimate walk with God. Kaya nga tayo, we need to expect from God. Hinahanda natin ang ating mga sarili. We want to cooperate with God. Ayaw natin na ang buhay natin noong taong 2022 ay maging katulad lamang ng taong 2023. Ang nais natin ay magiging higit. Mas magiging dakila, mas magiging mabunga, mas magiging matagumpay ang taong 2023. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, magtatagumpay ka ngayong taon. Huwag po kayong papayag, medyo may mga vacant seat pa, huwag kayong papayag na hindi kayo dinideklarahan ng inyong katabi. Pag napansin mo ang katabi mo, tahimik, hindi nagbibigay ng declaration sa'yo, binibigyan kita ng pagkakataon na lumipat. Pwede kang tumayo. Medyo pakiramdam mo kung sino yung nagde-declare, tabihan mo kagad para nakalalamang ka maraming declarations ang natatanggap mo. Amen. At alam nyo, naranasan na po natin yan sa napakaraming pagkakataon na every time we declare, we believe, we hold on to God's promises, truths of God's word, we verbalize it, we believe in it. Nararanasan natin. Amen? Kasi ang sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. God is not pleased every time we operate without faith. Every time hindi natin ina-activate ang pananampalataya. Alam nyo, ang ating Diyos, siya po ay hindi nalulugod kapag tayo ay nag-ooperate sa unbelief. Kaya nga po, Panginoon, itong taong ito ng 2023, let us operate in faith. Sa mga, first fruit perceiver, mamaya po ay humingi kayo sa lahat po ng magpa-first fruit because this coming Sunday, February 5, yan po yung atin pong first fruit celebration, first fruit festival. Yung atin pong buong month of January na mga blessings kay God, we will offer to the Lord, believing that God will be lifted up, God will be honored, at pagpapalain ng Panginoon ang buong taon ng 2023, 100-fold of blessings. Amen? So, kanino ba ito pwedeng kuhanin? Kukunin niyo po kay Sister Jen Haiko or kay Sister Carol Beheno. Ayan, sa kanila niyo po kukunin yung first fruit po para, ito pong envelope para sa ating first fruit celebration this coming February 5. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. At nagagawa po tayo ng declaration. So once again, we will verbalize our faith. Sabihan mo nga yung iyong katabi. Kapatid! Huwag kang tahimik. Sabihan mo siya, kapatid! Lakasan mo ang declaration mo. Are you ready? I declare I am supernaturally steered in the direction of purpose and destiny. I do not walk according to my wisdom or understanding. I walk by the wisdom and directive of the all-knowing God. This year, I trust in the Lord with all my heart. I do not lean on my own understanding. In all my ways, I acknowledge Him, and He will direct my paths. I declare no weapon fashioned against me, now or in the future, shall prosper. Every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. This year, every negative thing in my life diminishes and dies. Poverty dies, sickness dies, stagnancy dies, and superabundant prosperity comes. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are a walking blessing. Praise the Lord. Makakaupo na po kayo.
Praise God. Alam niyo po, itong taon na ito, mas pag-iibayuhin pa ng CRCC ang atin pong mga soul-winning efforts. We want to penetrate, we want to saturate the marketplace sa lahat ng mga professionals working, sa lahat ng mga nasa marketplace na nandito ngayon. Can I hear you? Can I hear your amen? Mas pag-iibayuhin po natin. Mas magiging masipag tayo. We will do our very best to share the gospel of Jesus Christ, to saturate the marketplace. Subalit, yung ating mga kakulangan, ang ating mga kahinaan, sa ating mga limitasyon, nananampalataya tayo, nakikilos ang Panginoon at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Itong taon din ito ng 2023, because we will walk in the fulfillment of our calling, we will also penetrate and saturate campuses. Praise the Lord, kasi dati ay naka-online lang ang mga classes, but right now, face-to-face na, meron na tayong pagkakataon to penetrate, to share the gospel, pumasok yung mga students na nandito ngayon. May pagkakataon na kayo to share the gospel and to disciple other students inside the campus. Pag-iibayuhin natin, meron bang mga students na nandito ngayon? Can I hear your amen? And of course, nais din nating i-penetrate, i-saturate ang community, ang mga couples, ang mga young couples natin. Nais natin na ang bawat pamilya ay nabubuhay, tumatakbo, lumalakad sa mga pamantayan ng mga salita ng Diyos. Amen. Naniniwala tayo, walang katagumpayan, hindi magtatagumpay ang family apart from the principles of God, apart from the blessings of God. Kaya, magkakaroon din po tayo sa mga young couples, aayusin natin ito. Pag-iibayuhin natin ang soul-winning effort, ang discipleship ng CRCC, ang mga church planting ng CRCC. We want to plant churches not only here in our nation, Luzon, Visayas, and Mindanao, but we want to plant churches abroad. But we will intimately walk with God. Ayaw nating pangunahan ng Panginoon. Ayaw natin nalalakad tayo at sasabihin natin sa Panginoon, Lord, sumunod ka sa akin. Magpa-plant ako ng church dito sa lugar na ito. Sumunod ka, pagpalain niyo po itong plano ko. Hindi yun ang nais natin. We want to be sensitive, Lord. Saan ka ba papatungo? Ano bang direction, Panginoon? We want to walk intimately with you. We want to abide. We want to follow. Amen. Kasi kung nasaan ang Panginoon, nandun ang blessings ni Lord. Amen. Subalit mga kapatid, sa ating pagpapaibayo ng as we intensify our soul winning effort, our discipleship, our church planting, kinakailangan natin ng provisions. Amen. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito, walk in the covenant of blessing. We want the cycle of poverty in our lives be destroyed, be canceled in the name of Jesus Christ. We want the cycle of poverty in our family be destroyed in the name of the Lord Jesus Christ. Sino dito? Alam niyo ang mga Pilipino ay matiisin. Sino dito itong taong ito ng 2023, hinahanda mo pa rin ng iyong sarili na magtiis sa kahirapan? Tanungin mo nga ang katabi mo. Kapatid, sige, kausapin mo. Kapatid, handa ka pa bang maghirap ngayong taong 2023?
na sa pagpapaibayo natin ng ating soul winning, ng ating discipleship, ng ating church planting, we need the provisions of God. It's either God will use people coming from the outside to finance the advancement of God's kingdom in CRCC. Kayang gawin yun ni Lord. Sa totoo lang, praise the Lord, kasi gumagamit siya ng mga divine connections. We believe in divine connections. We believe in destiny helpers. May mga ginagamit ang Panginoon upang tayo ay pagpalain. Amen! Sino dito may mga ginagamit ang Panginoon na bestowers sa buhay mo? Sino dito ang nakakaalala ng mga different divine connections in our lives? Ha? Alam nyo, may mga builders na gagamitin ng Panginoon to build you up. Ayan yung una. May ginagamit ang Panginoon na mga bearers to bless you, to invest in your life. Mga bestowers yan. Amen. Gumagamit ang Panginoon ng mga bridgers in your life to bridge you, to connect you to the fulfillment of your destiny. Amen. To connect you to other divine connections, other destiny helpers. Ang tawag dyan, mga bridgers. At may mga pagkakataon pa yung mga bridgers na yan, seasonal lang, padadala lang ng Panginoon sa isang pagkakataon sa buhay mo just to connect you to someone. Amen. Pero may mga bearers. Itong mga bearers na ito, they will be with you thick and thin. Kasi may mga tao, sasamahan ka lang during good times. In your success moments, nandyan sila. Pero pag may mga challenges na, maghahanap na ng green pasture. Hindi yan mga bearers. May mga tao talagang seasonal. Dapat tanggap natin yan. May mga tao talaga na mga seasonals lang sa buhay natin. Tignan mo nga yung katabi mo. Ano yan? Builder? Bestower? Bridger? Bearer? Sino dyan yung katabi mo? All of the above. Hallelujah. Praise God. Kung yan all of the above, wag mo nang pakakawalan yan. Amen. Praise the Lord. Kailangan po natin ng mga provisions ng Panginoon. We need to walk in the covenant of blessings. Pero pag pinag-usapan po natin ang blessings, hindi lamang po ito sa larangan ng pananalapi. Hindi dahil may pera, pinagpala na kaagad. Amen! May mga taong madaming pera, pero ang kanilang buhay ay masahol. Ang ibig sabihin, ang kanilang buhay ay magulo. At naging dahilan pa, hindi handa na humawak ng pera, hindi mabuting katiwala, good stewards. Kaya hindi lahat ng may pera ay pinagpala. Subalit, sa umaga pong ito, ayaw din natin na maging extreme na pag sinabing pagpapala, itsipwera natin, babaliwalain natin, tatanggalin natin ang mga pinansyal na pagpapala mula sa Panginoon. Na para bang pag sinabing blessing, spiritual lang yan, character lang yan, behavior lang yan. No! Dito po sa CRCC, we also believe that God can and will bless us financially. Dahil nandito pa po tayo sa mundo. At sa mga paggalaw natin, pagkilos natin, sa mga personal man nating buhay at ministry, gumagastos tayo. Amen! The more
If we want to intensify soul winning, disciple making, church planting, we need to walk in the covenant of blessings. Ang Panginoon ay maghahanap ng mga kalalakihan at kababaihan na kanyang pagpapalain to finance the advancement of the kingdom. Sino kaya yon? But it is not automatic. May mga pagpapala na unconditional. Ulitin ko po yon. Mga kapatid, may mga pagpapala na para sa lahat. May mga pagpapala na para sa matuwid at para sa mga makasalanan. Ano, Pastor? May pagpapala din? Yes! Because God is a gracious God. Binubuhos ng Panginoon ang ulan sa matuwid at sa makasalanan. Sumisikat ang araw para sa mga matuwid at sa mga makasalanan. Unconditional blessings. Pero may mga pagpapala na conditional para lamang ito sa mga taong tumutugon, nananampalataya, sumusunod sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sino po dito, nandito ka ngayon, kontento ka na sa unconditional blessings? Kung paanong pinagpapala ang mga masama, okay na rin yun. But this year, 2023, we want to walk in the covenant of blessings. Kakaibang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Lahat ng nagde-desire ng covenant blessings, pumalakpak ng malakas na palakpak sa Panginoon. Come on! Hallelujah! Kaya nga po tayo tinuturuan ng mga principles from God's Word. And this morning, we will be talking about important principle that we want CRCC to really practice. Itong taong ito ng 2023, gusto ko pong malaman kung ilang porsyento na ng CRCC ang first fruit perceiver. Dahil naniniwala po ako na habang dumadami ang mga first fruit perceiver ng CRCC, mas naihahanda tayo sa pagbuhos ng mga pagpapala at pagsama ng Diyos sa ministry ng CRCC. And I want to read in the book of Leviticus chapter 23, starting verse 9. Babasahin po natin hanggang verse 14. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them," the Israelites, the people of God, the chosen people of God. Sa modernong panahon ngayon, tayo din po ay mga taong pinagpala. Amen. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. We are Gentiles, non-Jews. But because of the finished work of our Lord Jesus Christ, then tayo po ay mga taong pinagpala din. Amen? Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, you are a walking blessing. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, pwede din po nating akuin ang mga pagpapala, pangako para sa mga piniling tao ng Diyos. Amen. When you enter the land I am going to give you and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. He is to wave the sheaf before the Lord so it will be accepted on your behalf. The priest is to wave it on the day after the Sabbath. On the day you wave the sheaf, you must sacrifice a burnt offering to the Lord, a lamb a year old, without defect, together with its grain offering of 2/10 of an ephah of fine flour mixed with oil, an offering made to the Lord by fire, a pleasing aroma.
and its drink offering of a quarter of hint of wine. Verse 14, you must not eat any bread or roasted or new grain until the very day you bring this offering to your God. Sabi ng mga ng Panginoon, huwag muna kayong kakain hanggat hindi nyo yan naiaalay sa Diyos. This is to be a lasting ordinance for the generations to come wherever you live. Alam nyo po, itong practice po na ito ng first fruit sa Old Testament, ang bilin sa kanila, wag, hindi ito hihinto. Nasaan man kayo, kung kaya tayo po na mga anak ng Diyos, ay pinagpapatuloy natin, naniniwala po tayo that through the first fruit offering, we can walk in the covenant of blessings. Can I have your amen? What is the first fruits? Especially, how can we apply this in our context, in our modern time? It's an offering given to God at the time of the first harvest. Yan po yung utos sa kanila. Pag kayo ay umani, kapag natanggap nyo na ang mga pagpapala na galing sa Panginoon, I want you to offer this, the first harvest. It is an offering given to God at the time of the first harvest in gratitude of His provisions with expectancy. Sino dito nag-expect ng mga blessings kay Lord? Can I have your amen? Napakalaga po ng expectancy. Expression niya ng faith. With expectancy of what He would do in the remaining of year of the year's harvest. Sino dito nag-expect? Papakialaman ng Diyos ang mga susunod na ani, ang mga susunod na harvest, ang mga susunod na blessing sa buhay mo. Yan ang mainam. Makialam si Lord. And He is the blesser. Fruit in our modern day context means income, wealth, and finance. So at the start of each year, sa pagsisimula ng taon, nandito po tayo sa pagsisimula ng taon, worshipers! May mga worshipers po ba dito? Lahat ng worshiper, can I hear your amen? Hallelujah. Inuutusan ang lahat ng mga sumasamba sa Diyos. Worshippers bring a special financial offerings. Kasi nasa modern context na po tayo. A special financial offerings that goes way beyond our normal tithings or offerings. Special offering po ang first fruit. We follow in the footsteps of great biblical leaders by coming to God and giving the first of our wealth and the best of it to God. Yan ang pagsamba. We offer to the Lord the first and the best. Amen. Psalm 105 verse 36, then He, God, struck down all the firstborn in their land, the first fruits of all their manhood. By the way, ang context po ng Psalm 105, ito po ay ng kinuha ng Panginoon. Noong namatay ang lahat ng mga panganay na anak sa Egypt. Hindi lang po mga anak ng tao, panganay na anak magmula sa hayop, panganay na anak ng mga alipin, mga panganay na anak ng mga ordinaryong tao sa Egypt, hanggang sa palasyo, hanggang sa hari. Kinuha ng Panginoon. At tinawag itong firstborn. Tinawag itong firstfruit. By the way, pag pinag-usapan po natin ang firstfruit, firstborn, interchangeably ginagamit po yan. Yung firstfruit kasi ito yung mga ani, yung firstborn sa mga alagang hayop naman,
first fruit, firstborn, ginagamit po yan. Yan ay para sa Panginoon. Kaya inutusan, mamaya titignan pa natin, kaya inutusan ng Panginoon ang mga Israelita. Nakalaya kayo, yung pinakahuling salot, the 10th plague, lahat ng panganay ay kinuha ng Diyos sa Egypt, sa Israel, wala kahit isa. Kaya ang sabi ng Panginoon, tuwing Passover, dadalhin ninyo ang inyong unang ani, your firstborn, your firstfruits. At tayo naman na mga Kristiyano, dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, may pagpapasalamat tayo sa kanya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! That is why, out of gratitude, we offer to God our first fruit. First fruits are mentioned 31 times throughout the Bible. Alam nyo, pag ganyang kadami, ibig sabihin, seryoso si Lord. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, seryoso si Lord sa first fruit. First fruits appear in both the Old and the New Testaments and are talked about in relation to both spiritual and physical offerings. Alam nyo, we decided to preach this topic this morning kasi po, galing po kami ng Mindanao. Galing po kami sa isang partner natin doon na church. If you can still remember last anniversary, 2022 of August, ang ating pong speaker, one of their pastor, si Pastor Patrick Flores. Doon po kami nang galing sa kanilang church. And they invited us to conduct a conference. A one whole day conference from 9 a.m. to 4 p.m. 9 a.m. to 4 p.m. Alam niyo po anong topic? First fruits. And then akala ko tapos na 'yon. Naghihanda na rin kami para sa Sunday kasi kami din ang speaker sa kanilang Sunday service. And then that Saturday, ang sabi ni Pastora Marlene, Pastor, ang topic po tomorrow, Sunday, first fruit pa rin. First fruit sa umaga, first fruit sa hapon. Alam nila kung gaano ito kahalaga, seryoso si Lord. Bakit ba natin ito pinag-uusapan? I want to share this morning the sixfold purpose of first fruit offerings. Ano ba tong dahilan? Bakit ba natin ito ginagawa? Number one, to honor God as the source of everything. Sino dito naniniwala? Lahat ng meron tayo, lahat ng pagpapala na meron tayo, maging ang buhay natin, ang kalakasan natin galing kay Lord. That is why we need to honor Him. He is the source. We are not the source. We are God's steward. Kaya pararangalan natin yung nagbigay ng lahat-lahat, ng talino, ng galing, ng husay, ng mga opportunities, open doors, divine connection, everything. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Pwede basahin natin ito sa Tagalog. Sabi ng mga apo namin, Tagalog. Mga kawikaan, kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10. Atin po itong babasahin sa Biblia. Simulan po natin, sabay-sabay po tayo. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Pwede ba natin sabihin, I receive? Grabe, alam nyo ba na ang alak yan ay symbol? Alam nyo ngayong, ano ngayong modernong panahon, may mga tinatawag na status symbol.
Kapag ang isang tao merong luxury car, magandang tahanan, malaking bahay, o may mga ari-arian, parang ano yan, status of am, yayamanin. Sabihan mo nga katabi mo, kapatid, yayamanin ka din. Pero nung lumang tipan, ang alak, ang mga mamahaling alak ay status symbol. Hindi po dahil sila ay mga lasinggero, pero ito po ay simbolo ng karangyaan ng kanilang panahon. At ang sabi dito, sasagana ang iyong imbakan. Sino dito naniniwala itong taong 2023? Sasagana ang imbakan mo. Amen! Yung source hindi mawalan. Yung source ng pinagkakakitaan mo, hindi yan mawawalan. Because the economy of God's kingdom is not dependent on the economy of the world. Amen! At aapawan ng bagong alak ang iyong sisidlan. Ano ba yung mga sisidlan ngayon? Sino po dito yung may GCash, kailangan mo nang mag-upgrade? Ayaw nang tumanggap. Sobra-sobra na. Amen. Sino dito ang may bank account? Gusto mong mag-open na naman ng another account. Kasi you realize na ang insured lang ay 500,000. And then sabi nga nila, kapag kilalang bangko, it doesn't matter because the bank is dependable. Pero na-realize mo, grabe, umaapaw ang sisidlan mo. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, aapaw ang sisidlan mo sa taong ito. Pero kapansin-pansin, mga kapatid, ang sabi dito, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyo. Hindi sinabing parangalan mo si Lord mula sa iyong kahirapan. Sino dito naniniwala ang mahirap, pwede din namang sumamba kay Lord? Walang pinipili. Mayaman, mahirap, pwedeng sumamba kay Lord. Amen! Pero sino dito sa taong ito nais mong sumamba kay Lord hindi sa kahirapan? Pwede naman yon. Mamimili ka. Sasamba ka kay Lord hindi sa kahirapan. Ang sabi dito, parangalan mo ang Panginoon sa iyong kayamanan. We are not to worship wealth. Hindi po natin dapat gawing idol ang pera. Hindi dapat ang pera Diyos-Diyosan. Amen. We are not to worship wealth. We are to worship the Lord with our wealth. Nasa taong itong 2023, makakaramdam ka, makakaranas ka ng ibang pagbulusok ng pagpapala na hindi mo nararanasan sa buhay mo. Kakaibang blessings nang gagaling kay Lord, and you will use this to worship God. Kaya kailangan magpaayos tayo sa Panginoon. God will mold us. Honor the Lord with your wealth. The word honor in Hebrew is kabad. Wait. Bigat. May mga taong bigatin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi po yan literal na timbang. Grabe, bago ako nagpunta ng Mindanao, ako po ay tumayo sa weighing scale. 173. Pagbalik ko galing Mindanao, nung tumayo ako sa weighing scale, 185. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 6 na araw. Grabe. Pero dito hindi pinag-uusapan yung bigat ng timbang. Ang ibig sabihin nito, yung mga bigatin, sino po dito, may mga kilalang taong bigatin, iba yung trato dun sa mga taong bigatin. Kaya nga,
tinatawag na honorable, to our honorable mayor, may kakaibang pagkilala, may kakaibang treatment. At ito ang tinuturo ng Panginoon, ito yung word na honor. Wait, bibigyan natin ng bigat. Kaya ang first fruit offering, kakaibang pagbibigay ito. Amen. May pagsamba. Hindi basta-basta. Pinaghahandaan. May kalagalakan sa puso. Because God loves a cheerful giver. Yung may kurot pero may kagalakan. Ano pag wala ng kurot yan, hindi na yan special offering. Dapat may mara... Grabe. Sakit naman ito, Lord. Itong taong ito, kakaiba first fruit namin. Nasa loob pa lamang, nung nagsisimula pa lang yung month of January, nagsisimula pa lang, mga nasa unang linggo papuntang pangalawang linggo pa lang, na-break niya na yung first fruit offering namin sa mga nakalipas na taon. Ay, grabe. Na para bang, Lord, parang lumaki na to, ang laki. May kurot, pero may kagalakan. Amen? Kasi pwede naman dayain eh. Wala namang nakakaalam, bawasak, kalahati na lang. Hindi, uulitin ko na lang yung dating first fruit ko. And I will enjoy the rest. Alam nyo, dito po sa Book of Genesis chapter 4, starting verse 3. Tingnan nyo po ito, mga kapatid. We want to learn the purpose of the first fruit. Because kung matututunan po natin, we shall know the truth and the truth will set us free. It is the truth that we know. Ulitin ko po yon. It is the truth that we know that will set us free. Ang sabi po dito sa verse 3, when it was time for the harvest, eto na, may ani. Kaya alam nyo, hindi ere-require sa'yo ni Lord yung hindi mo na-harvest. Ngayon po ay January 29. From January 1 to January 29, sino dito nakatanggap ka na ng mga blessings kay Lord? Can I hear your amen? Amen. Then, you are qualified to give your first fruits. Pero kung ikaw, wala kang natanggap from January 1 up to January 29 o hanggang sa matapos ang buong buwan na ito, walang i-re-require sa iyo si Lord. Wala kang natanggap, zero! Sino po dito, nandito ka ngayon, wala kang natanggap na blessing kay Lord kahit 5. Zero ngayong January. Wala kang ibibigay na first fruit. Pero kung itong month, oh, January, nakakuha ka kahit piso. Ano first fruit mo? Piso. Kung ibinigay mo to ng buo, merong nagbigay ng first fruit na 100,000, yung sa'yo piso natanggap mo, ibinigay mo kay Lord. Sino ang mas pagpapalain? Yung piso, yung 100,000. Parehas. Kasi naging matapat parehas. Amen. Ang sabi dito, when it was time for the harvest, Cain presented some of his crops. Sabihin nga natin, some of his crops. Some of his crops as a gift to the Lord. Abel also brought a gift, the best of the firstborn lambs from his flocks. The Lord accepted Abel and his gifts, but he did not accept Cain as his gift. This made Cain very angry and he looked dejected. Hindi naging katanggap-tanggap. Kasi sabihin na natin, si Cain, dinaya niya. Hindi niya ibinigay lahat nang nare-require sa kanya. Pero si Abel, ang sabi dito, ibinigay niya yung very best kay God. Kaya ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 4, by faith,
Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous. God, look at this. God testifying of his gifts. Alam niyo ang gagawin ng Panginoon sa first fruit offering? Si Lord ang magte-testify in your behalf. Hallelujah. Iba pag si Lord ang nagpatotoo patungkol sa buhay mo. May mga taong hindi ka kakilala, pero bubulungan ng Panginoon para magkaroon ka ng pabor. Can I have your amen? At ang sabi pa dito, and through it being dead, still speaks. Kahit patay na si Abel, yung kanyang patotoo ay nagpatuloy. Ganyan ang ginagawa ng first fruit offering, yung patotoo ay magpapatuloy. Bago ko po ipatuloy. Alam nyo, may mga nag-testify ng first fruit offering. Nasa FB Live natin. Nasa ano natin yung page? Tingnan nyo po ang page ng CRCC. Mapapanood nyo po yung mga testimony. Nandun ang testimony ni Sister Remelin Delit. Ha, kung paano siya pinagpala ng Panginoon sa kanyang first fruit. Estudyante pa lang po, nagpa-first fruit na yan. At ganun din si Sister Karina. Si Sister Charles, andyan po yung mga nagbibigay ng kanilang nagtetestify. At I believe, marami po sa inyo, may mga kwento kayo. Ano ang kwentong first fruit mo? Ayan, pwede po tayong magpatotoo. Kasi pinapatotoo po yan. Si Pastor June, nagtestify din po. Pastor Jessie Ann, kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Walang-wala, pero nung napunta sila sa CRCC, natutong mag-first fruit. Ngayon, pinagpala sila ng Panginoon. Pero sa umaga pong ito, nais ko pong mapanood ninyo ang dalawang testimony. Una, ang testimony ni Pastor Zaldi and Pastor Janil Empleo. Sila po ang mga pastors natin sa California, USA. And they're there to plant CRCC USA. At papanoodin po natin, isa sa network natin, minimentor po natin ito na Pastor Richard and Pastora Teddy Armoreda ng Abundant Life Church. Panoodin muna po natin ito. Good day, brethren in Christ. My name is Pastor Zaldi Empleo. And my name is Pastor Janil Empleo. And we are pastors of Christ Rock Covenant Church International under the leadership and the ministry of Pastor Anthony and Pastor Marisol Montaño. Today, we're here to testify with you how God manifested His promises and how God worked and showed to us His faithfulness and overwhelming goodness. We're here today to share with you the fruits of the first fruit, since we started giving our first fruit to the man and woman of God. We first encountered the principle of the first fruit way back in 2017 when we attended a Shulamite conference in the church. So during that time, kami pong mag-asawa, we are faithful and obedient to our tithes and offering, knowing that God will continue to provide all our needs. He will protect us. He will keep us safe together with our entire family. Not until we heard about the principle of the first fruit. At first, we were kind of skeptical about this form of giving to the Lord. Honestly, kasi hindi siya madaling gawin. Kumbaga sa biro, ang first fruit ay hindi magandang biro. So we're skeptical that we are going to give our combined salary for the first month of the year to the Lord through our senior pastors, the man and woman of God. So sabi namin, teka, mag-isip muna tayo, di ba? But as we listen to the word, study the and learn this principle, that this is a commandment of the Lord, then we know that since this is a command, it must be obeyed. Yeah. And that in our every obedience to the Lord, there is a promise. Amen. That He is going to fulfill. So we honor God with our first fruit. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So the first fruit is not just a test of our faithfulness and our generosity to the Lord, but our first fruit, it is a test of our faith
that as we give our first fruit to the Lord, we are entrusting to Him. Binibigay natin sa Kanya the rest and the remaining days and months and things of the year. So first fruit is an offering given to God at the time of harvest in gratitude for God's provisions with expectancy, no? With faith and expectancy that God would do in the whole entire year. So our first fruit is really a test of faith. And this faith is not just a simple faith. We call this faith as a radical faith. And so one lesson in giving our first fruit is that radical faith brings radical changes in your life. Amen. So in 2018, mga kapatid, we gave our first fruit to our senior pastors, Pastor Anthony and Pastora Maricel Montaño. As we learned in sowing seeds, dapat merong assignment yes. sa mga seeds na itinatanim po natin. Yan po yung natutunan namin sa First Fruit Celebration. And in 2018, during that time, my heart's desire was really to look for a morning shift job yes. that would equal or exceed what I am natatanggap ko na salary at that time. Because I was in the night shift in a BPO company for 12 years. And gusto ko na pong maging normal na yeah. ang shift ko. And so, yun ang assignment ng first fruit namin ng 2018. And true enough, God is so faithful in His promises. God is so faithful sa lahat ng ating mga itinatanim. So, I received a promotion. Actually, it's a promotion yeah. because I was promoted as an operations manager in a new company. Morning shift, yeah. weekends off, and a 6-digit salary. Hallelujah. Oh, praise the Lord. You know what? In the same year, nabuksan din po ang ministry sa CRCC Commonwealth. And as one of the daughter churches of Christ Royal Covenant Church International. At kami po mag-asawa ang itinilaga po doon ng Panginoon sa pangunguna po ng ating senior pastors, Pastor Anthony and Pastora Maricel Montaño. To which, now the church had 50 and more souls attending week on week or week by week and increasing po at until now ay patuloy ang pagdami po ng ating mga members sa CRCC Commonwealth. Indeed, when radical faith operates, radical changes happens. Since then, mga kapatid, as we faithfully give our first fruit to the man and woman of God, we continually gave it with all our hearts, faithfully. And you know what? Many amazing things, breakthroughs, and miracles happen. Alam niyo po ba? Every time na magsisimula ang tanong in the month of January, lagi po kami susulat ng aming miracles or 12 miracles sa aming pong devotion notebook. On the second year of giving our first fruit, ako naman po ang nakaranas ng promotion. Yes. Alam niyo po, for the past years as a teacher, ay talagang nagdi-desire po ako mag-promote pero napakahirap po mag-promote nung hindi pa po ako nagbibigay ng first fruit sa Panginoon. I started as a teacher in 2010 in public school pero ang hirap po ng promotion. Not until I faithfully give my first fruit to the man and woman of God. And so this promotion, no? Indeed, a radical move and a radical promotion. Why? Because it was not just a one step, but it was a two-step promotions. Alam niyo po, ang dami pong nag-a-apply ng promotions. But during this time, talaga pong yung number one slot po ang naibigay po sa akin ng Panginoon. Could you imagine? From a single level promotion, I got two double promotions. Amen. In short, I skipped one level ahead of me. That instead of being promoted as teacher 2 from teacher 1, I got promoted from teacher 1 to teacher 3. And you know what? It happened during pandemic. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And I believe that is one of the fruits of the first fruit. Dahil ito po ay talagang sinulat ko po sa aking devotion notebook. At ito po ay kasama po sa assignment po ng aking first fruit sa man and woman of God. Amen. And to add to that, on the third year of giving our first fruit,
ang aming prayer naman or assignment namin for that is our immigration papers in the USA. Because I'm a registered nurse, so ang plan po talaga namin ay pumunta sa USA as an immigrant. And ang prayer po namin ay to go for the papers to go smoothly and successfully. Now, true enough, God granted that desire. And not only we experienced smooth processing of our papers, but also breakthroughs upon breakthroughs in our transition here in the USA, from favorable approval in the US Embassy to favorable approval of our rental home here in California. And now we just recently acquired our brand new car. Na pangarap ko lang po siya noon at nadadaanan sa Pilipinas, sa EDSA, but right now ay ginagamit na po namin siya. All glory to God alone. Because we believe na ang Panginoon Diyos ang nagdala sa amin dito sa USA. And He also opened up a lot of opportunities and divine connections for us to start the ministry here in California. God has connected us to many people to help us in our ministry here in California, USA. God's provisions overflows as He allowed us to acquire musical instruments such as electric guitar, amplifiers, organs, and beatbox. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. So indeed, alam niyo po, ang pagpunta namin dito sa USA ay bunga rin po ng aming first fruit at pagkatanim po sa man and woman of God. Amen. We believe that every seed natin pong binibigay ay nagbubunga po in God's proper timing. Yes, amen. We just need to be patient and to be faithful sa ating pong pagkatanim at sa ating pong mga pagbibigay sa ating pong Panginoon. From the moment that we receive our visa approval hanggang sa pag-transfer po namin dito, pagkakaroon po ng bahay at yung sakyan po namin, just recently, this week, we received our a Jeep vehicle. Ay alam niyo po lahat po yan, naniniwala po kami ay bunga po ng kabutihan at katapatan ng po ng Panginoon. As we, you know what, all these things, ito po nakasulat sa aming pong devotion notebook, ito po nakasulat po ito sa aming mga pagkatanim, sa aming pong first fruit, at maging po sa aming seed po to the man and woman of God. At ngayon nga po, we were already purchased musical instruments as we are about to open CRCC USA California this 2023. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Amen. And again, if you want to experience radical changes in your life, you need to lift up your faith. You need to make a radical faith in your life. And one of those radical faith is to give our first fruit to the Lord. Alam niyo po, sa Panginoon, hindi po tayo mawawalan. Amen. And we're going to measure God's faithfulness and God's goodness sa ating mga buhay overwhelmingly as we give our first fruit to the Lord. May the Lord be glorified. May the Lord be honored sa pagbibigay po ng ating first fruit. To God be the glory. Shalom. Shalom. Morida. Kami po ay from Abundant Life Church, Caloocan, Manila. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nabigyan po kami ng pagkakataon upang maihayag ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa aming mga buhay. Ako po ay naniniwala na lahat po tayo ay may mga pangarap. At isa po sa aming mga pangarap ay magkaroon ng simpleng bahay na kung saan ay sa maluluwalhati at mapapapurihan. Amen. So ang aming pong ginawa ay kami po ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. And one day, what happened was is that we're invited to attend in one Shonomite conference that was 2016. And during the conference, we are challenged to put seed for our dream house and giving our first fruit moving forward. So we keep
doing our seeding and giving our first fruit for different assignment, such as in the ministry, mm-hmm. and including our dream house. Mm-hmm. And apparently, our amazing God answer our prayer and granting the desire of our heart. God is great po. After a year na kami po ay nakapagbigay ng aming first fruit, mm-hmm. and kept on seeding sa aming dream house. Nakabili po kami ng lote. That was year 2017 po. Purihin po ang Panginoon. God is so amazing. And that was 2021, right? 2021. During the time of pandemic, we're starting building up of our dream house. At dito po namin napatunayan that God is amazing na kung gusto kang pagpalain, gusto kang i-bless ng Panginoon, walang pwedeng makakapigil sa Diyos. And He is God of all season, He is amazing God, and God's of miracle. And during this miracle journey, we experience the amazing hand of God moving in our lives by providing our needs. Amen. Lahat po ng pangangailangan namin na provide to complete the building of our dream house. And I also believe that the fulfilling of our dream house is the fulfilling of the promise of God. Yes. In our life is the fulfilling of the purpose of plan and plan of God in our life. Truly God is amazing po talaga dahil Amen. Noon, sabi ko po kay Lord na kahit second floor lang po, Lord, ay masaya na ako. Mm-hmm. Pero hindi, higit pa doon yung binigay niya sa amin. And last mm-hmm. December 27, we were dedicating our dream house to our living God. At patuloy po kami nagpapasalamat sa kanyang kabutihan at sa kanyang faithfulness and goodness sa aming buhay. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan at katapatan mm-hmm. sa aming buhay. Mm-hmm. At nice po namin ibahagi the short video clip of our humble house. Our glory belongs to God. Shalom! Ay faith. Pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, without faith, it is impossible. I really recognize God that na-build po ito dahil po sa biyaya ng Diyos. Amen.
So yun po, and yun, kung meron pong may mga dreams, I encourage na huwag po natin sukuan yung ating mga pangarap. Amen. And one day it will gonna be happen in God's perfect time. Kanina yung mag-asawa nagte-testify. Ang hindi po natin namamalayan, may nai-impart sila sa atin. Sino po dito ang wala pa kayong sariling lupa at bahay? Habang nagsasalita yung mag-asawa, let us believe na yung ginawa ng Panginoon sa kanila, ang Diyos na pinaglingkuran nila, ang Diyos na sinasamba nila, ay yun din yung Diyos na kinikilala natin. Amen. Sino dito naniniwala? Yung ginawa ng Panginoon kay Pastor Richard, Pastor Teddy, kayang gawin ni Lord sa buhay. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Ano po talaga, milagro po talaga. Kasi po, nung nag-start po kami, sabi ko nga sa kanya, mag-start na tayo, magpag-build na tayo. Ito lang yung pera natin. Sabi niya, Huwag mong, God will provide. Sabi ko, praise God po, kasi from the start, may pera kami, 3 million. Sabi ko, sabi ko, 3 million ba, mag-build na? Kasi sa plano na, sabi, gumaganon lang po yung gumagawa. Hala, sabi ko lang, Lord, parang kinakabahan ako. Sabi ko, gano'n. Kasi po, every time na, marami sa inyo, nakakailanganin ba po, 3 million na yun na, sabi ko na. Pero, grabe po si Lord, grabe, he is amazing talaga po sa ginawa niya, na every time po na mayroong kailangan, talagang puno po ba Wow, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Mga kapatid, napakarami pang mga kwento. And I believe, napakarami pang mga testimonies. Actually, pati si Pastor David, Pastor Disney, meron din po silang testimony doon. And I believe this year, 2023, marami pang mabubuong mga testimonies, mga kwento sa mga buhay natin that we will walk in the covenant of God's blessings. Amen? Because God will be using us to finance the fulfillment of world evangelization. Amen? So let us prepare ourselves next week, February 5, para po sa ating first fruit offering. Itutuloy po natin yung topic natin na ito next week. Tayo pong lahat ay magsitayo. Palakpahan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga prinsipyo, sa mga katotohanan ng inyo pong mga salita. Sa taong ito, Panginoon, ng 2023, allow us to intimately walk with you. Allow us to walk in the covenant of blessings. Allow us to walk in the realm of the supernatural. To walk in the demonstration of your power. To walk in miracle signs and wonders, O God, to walk towards the fulfillment of our purpose and to walk in the fulfillment of our calling. Hallelujah. Panginoon, sa pamamagitan ng masagana po ninyong biyaya, tulungan niyo po kaming manampalataya, O Diyos. Tulungan niyo po kaming sumunod, Panginoon. Maniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nangako, You will never leave us nor forsake us. Ikaw ang Diyos na nangako, Panginoon, no kung kami ay susunod, matatanggap namin at mararanasan ang mga pagpapalang nagmumula po sa inyo, that if we are willing and obedient, we will eat the fruits of the land. Hallelujah! And I pray, O God, tulungan niyo po ang church ng CRCC, so that this year 2023, O God, we will win souls, we will make disciples, we will plant churches, and you will use each and every one of us as your faithful stewards. You will raise up kingdom providers, you will raise up Joannas, you will raise up Barnabas, you will raise up financier
for the advancement of the kingdom. At Panginoon, sa amin pong celebration ng amin pong first fruit, maranasan nga po ng inyong mga anak 100-fold the blessings that comes from you. Na ang mga napanood namin at narinig na mga patotoo sa buhay ng bawat isa, may nakalaan kang kwento, na may nakalaan kang mga patotoo, Panginoon. One day, very, very soon, we will also testify your supernatural work in our lives. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. To you alone we give all the thanksgiving, all the honor, all the glory, and all the worship in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.